Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Dr. Leachon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro nagtataka kayo ngayon kung ano nangyayari ngayon po sa atin. At napansin nyo na medyo tumataas po talaga yung cases natin. At napapansin din nyo na nagiging iba yung approach po natin ngayon. Hello po. Ang topic natin ngayon ay, kung mapapansin nyo, ay tungkol ho sa free face mask na kanina ko pong binitawan, dala ho nung discussion ho natin kanina umaga ho sa CNN with Miss Pinky Webb, at dun ho din sa discussion natin ho arising from the discussions with the with the president the other day. And also nagulat tayo sa magandang proyekto ni Mayor Isko Moreno tungkol doon sa libreng testings na in-expand niya in another area yata ho sa Maynila, I think along Quirino Avenue, which pinoso natin yung sabi ni Mayor Isko yung ano, libre to eats, walang toas gas. Yan ang sinabi ni Yan ho ang sinabi po ni Mayor. Wala daw toast gas. So alam niyo na ibig sabihin na walang toast gas. Ibig sabihin niyo walang gastos, at hindi lang ho taga National Capital Region or Metro Manila ang libre, kundi yung dadayo din sa kanila. Good evening po. Hi Glenn. Tomorrow, naimbitahan na naman po ang inyong kaibigan na maging guest po ni Mr. Cesar, Dr. Cesar Chavez. Si Dr. Medyo pagod pa ng konti. Galing po ako ng hospital eh. Pasensya na po. Busy ho tayo this morning sa dalawang interviews. Tapos nag-hospital ho tayo. Tapos nagbiyahe ho tayo rito. Tapos, utol ko si Maribik. Oo, taga Mindoro. Tapos bago ho to, 7 to 8, nakapahinga lang tayo ng 15 minutes na ligo. May interview tayo sa DCRJ kasama si Dr. Iggy Agbayani at si Mr. Francis Abraham. At diniscuss namin po ang COVID at anong game plan. So, tapos nag-dinner lang with my wife and ex-girlfriend natin si March at saka aking daughter-in-law si Pia. So, ang gusto kong i-discuss sa inyo, may outline tayo, yung Department of Health data, why preventive approach should be the approach rather than the curative, and then why we should actually make yung face mask na libre at saka ang testing kits natin ay libre. Okay? And then, ano ba talaga ang game plan natin moving forward and how to improve our healthcare system? So, umpisa natin sa DOH data para meron tayong context. Ito po, ang DOH report ho natin ngayon ay 1,841 new cases. Masyado pong malaki to kasi ang average po natin sa nakaraang mga linggo, I think 7 to 10 days na, ay 1,500. Malaki po yan mga kaibigan. 70 new deaths, double digits na naman, and 311 new recoveries. Ang total na natin ngayon ay 63,000 July 17 ngayon. Ang projection ho ng UP model, baka mag 80,000 po tayo. Ang earphone ko, okay po ba ang sounds ko po? Sorry ho ah. Napanood niyo po yung CNN. Opo, sa grandstand po. Okay. Okay. Quirino Grandstand. Alam nyo, iniisip ko pa kahapon yan kung saan lalagay. Natamaan ko ho. Sa Singapore. Yan ho ba sa Singapore? Libre ho ba ang mask niyan? Meron tayong taga-California, no? Na nanonood. At ang total number of deaths natin ay 1,600 na po. Ang recoveries natin ay 21,000 recoveries. Number one na po tayo ngayon sa Asia, ay Inday. In terms of the number of active and new cases,
number one din tayo ho sa pinakamababa sa recovery rate. Ay, pinsan ko si Medel galing ano sa Milan. Andiyan pa rin kayo diyan sa Milan ano? Kumusta naman diyan? Lumuluwag na ba? Kumusta ang business po diyan? Okay na po ba economy? So kanina ho dun sa diniscuss namin sa radyo kanina, pinag-usapan, mayroong mga tao pala na again sa lockdown at nag-iinganyo na sila na, you know, para matira na matibay, ibigay na yung liberty, mag-ingat na lang and everything. Kasi ang mga tao daw ngayon ay hilahod na yung kanilang hanap buhay at na-deprive din sila ng kanilang liberty and then their health, your sunshine and everything. So there's a different perspective towards it. Ako naman, personally, kung ano yung dapat, yun lang ho ako. Clinician ho ako, internist ho ako. Kung anong decision po, whether lockdown or non-lockdown measures, as long as makakagaling sa tao ho, okay po sa akin yan. So, babalik ho tayo dito sa issue na ito, kung bakit nabanggit kanina sa discussion namin ni Pinky. Nung ako ho nasa kindergarten, bago ho yun, sa Don Bosco ho ako nag-kindergarten, I remember yung teacher natin, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So, ito yung true north na kahit kayo sa pagdodoktor, I'm more on the preventive side rather than on the medicine side. Naalala nyo, may binigay ako sa inyo yung checklist. Ito yung checklist. Oho, ito yung checklist. Sa checklist nun ito, kung mapapansin nyo, ang medicine ho dito, ang medicine dito ay number 7. Number 7 ang medicine. At ang unang-una dyan ay smoking, diet, exercise, ideal body weight, stop drinking, reduce stress. Number 7 pa lang ang medications. Kasi all the medications are secondary to not of course fulfilling yung healthy lifestyle natin. Oh, for example, kaya tayo mataas ang cholesterol at sugar kasi marami tayong kumain ng mga sweets. Hindi tayo nag-exercise, ang diet natin mataas. Kaya tayo may sakit sa baga. Like say may chronic lung disease tayo, meron tayong bronchitis, may emphysema or nagka-cancer. It's just because hindi natin natigil ang smoking. So it's something that is preventable. Tapos nagkaroon tang mga pasyente may problema sa atay. Yung pala, hindi naman pala tumigil sa pag-inom ng alak. So ngayon, bakit po napapunta tayo doon sa face mask? Kasi kung mapapansin mo, lahat ng approach natin, nag-healthcare system natin, puno na. Mahal po kasi yun eh. And once na puno ang ICU, puno ang isolation natin, puno ang ICU, CCU natin, mahal ho yan. And we know na almost 80% will die. The population, of the COVID cases, 85% ang mild and then 15% yung severe. But the severe ones, yun ang magastos na parte. Magdadalang government ng PPE, medical supplies, no? Samantalang sa Singapore at Vietnam, libre pala ang face mask noon. Kasi pag-increase ang cases natin, no? Maliban doon sa mga nagdeklara po, ano? Na marami pa palang hospital, no? Ang nagdeklara na sila'y puno na at hindi lang nila sinasabi. Kanina nagsabi din yung Muntinlupa. Nagsabi na rin yung iba, pero hindi nila binobroadcast. Siguro ayon nila sabihin 'yon. Pero ang point ko ganito. Marami ng hospitals na tahimik, nagte-text sa akin yung ibang doktor. Siguro mga 20 na po tayo na hospitals na talagang full capacity na. Now, if we will focus ourselves on the PPE, medical supplies, antiviral, respirator, mahal ho yan, aspetong yan.
But we don't want to say na pababayaan natin yung mga pasyente niyan. Hindi po, don't get me wrong. Ay Ana, tita, ibig sabihin, napanood niyo po yung sa CNN, okay. Hindi natin papabayaan yan. Kaya lang, the majority, maraming cases, kung mapiprevent natin silang hindi ma-hospital, mas marami tayong masasagip. Now, tingnan nyo ang physiology niyan. Mahahawa ka lang. Pagka pumasok yung virus inside the nose or sa mouth, pumasok ho yan sa respiratory tract natin. Then gawin natin ang lahat ng paraan para hindi tayo mahawa by wearing the mask and then washing of hands, tapos gano'n. So, nung ako yung nandun dati sa PGH, nasa outpatient department ka, 100 yung mga cases natin, meron doon isang pasyente, hindi mo mababa ang blood pressure. Pabalik-balik, i-increase ko ng gamot, babalik sa isang linggo, 180, 100 pa rin ang BP. Tinanong ko siya, nabibili niyo po ba yung gamot? Hindi po, wala po akong pera eh. O di in-admit mo yung patient. 2 days pa lang baba na yung blood pressure. Ang ibig sabihin niyan, pag sinabi natin yung matitigas ang ulo ng mga tao, actually hindi. Pag sinabi natin ignorant yung mga tao, sa tingin ko, kaya ako nag-checklist, kasi hindi ko tinuruan yung pasyente how to stop smoking or diet or mag-exercise. Kasi kunyari, nagmamadali ang doktor and you're only given, let's say, 20 minutes each one. Eh kung tumagal yung pag-i-explain mo, sabi, tumigil ka ng paninigarilyo. Eh paglabas pala nun, sinabi niya sa akin in one of our coolest moments na sa klinila nagtatawanan, alam mo, doktor, galit ako sa iyo dati kasi pinapatigil mo ang paninigarilyo. Napapahiya ako, pinapagalitan mo ako. Pero hindi mo naman tinuro sa akin on how to stop it eh. Na meron palang gamot para to stop smoking. Meron palang way on cold turkey. Sabi mo, doktor, lagi ako mataba. Napapahiya ako sa mga members of my family pag nandun ka nagsisermon. Pero you did not teach me how to diet. Hindi mo ako tinuruan ng calorie counting. So, paano ko susunod? So, all the while, akala natin, behavior ang problem. Hindi pala. We fail to educate our patients. And then, we fail to motivate them. At ang panghuli, I fail to realize na kaya pala hindi nabibili ang gamot, eh hindi nila kayang bilhin. Kaya, minsan tatanungin sa'yo, Doc, kailangan ko ng generic. So one of the failure of treatment is not actually ignorance and ineptitude or pasaway sila. Hindi. One of the things kaya sila nagmi-miss pala ng gamot, hindi nila kayang bilhin. So I was thinking, pangito ba ang signal? So I was thinking kung ang problema natin mga kababayan ay ang urban poor ang nagtatransmit ngayon, tininan ko yung model ng Singapore at Vietnam, libre pala ang face mask doon. So kung libre ang face mask ngayon at mga tao ay siksikan, hindi naman tayo, kunyari ang population natin ay 16 million, hindi naman natin lahat sila pwedeng i-isolate kasi hindi naman tayo makaka-create ng many isolation wards in the first place. So what we can do is provide them with a mask na 15 pesos or less kasi kung bultuhan na yan, bababa ang presyo niyan kasi may supply and demand eh. Pero isipin mo, kung i-extricate natin yung isang member of the family do sa bahay, how many ang magagawa nating isolation wards? I don't think makakagawa tayo ng 1 million isolation wards. Hindi katulad sa China, they made makeshift and then ginamit nila kagad yung mga 3-star hotels nila para magkaroon po doon. So I was thinking, kung ilibre mo kaya yung face mask na pinagmumura ng problema, ang social distancing at saka yung all of that, then may fighting chance yung pasyente na hindi magka-virus. Rather than kanina na nagpunta ako, umuwi ako, dumaan kami sa likod ng City Hall, ang dami doon na yung mga tricycle ng mga driver na hindi nakakamas. At iniisip ko, part of this ng problema natin, mahina ho ba yung sounds? Part ho ng problema natin mga kaibigan ay hindi pagpo-provide po ng means on how they can actually have an access to that. Which I think naisip na rin ni Jovi
naisip na rin ni Mayor Yorme, kaya nililibre niya ang testing. So, kaya siguro mababa ang testing natin despite the available centers. Kasi medyo mahal ho ang test kits in or testing in other hospitals. May 17,000, may 15,000, may 10,000, may 8,000, may 4,000. So, kailangan ayusin natin. So, kung titingnan nyo yung nire-report sa atin ng Department of Health, cases, recoveries, and death. So, ang tawag dyan, vital signs. Vital signs. So, paano nyo pabababain yung cases? E di prevent nyo na hindi kayo mahawa. Paano kayo mahahawa? Okay? Paano po kayo mahahawa? E di pag na-inhale nyo yun. Eh ngayon, paano hindi nyo ma-inhale? Kailangan natakpan mo yan by mask. Hindi ko nadala yung mask ko tuloy. Kunyari, ay ito. Okay. So, ito ho yung sinasabi ko ngayon. Ito yung mask. Kung hindi makakapasok ang mikrobyo, hindi makakapasok ang mikrobyo, edi hindi magkakasakit. Eh, pero kung wala kang pera, paano ka? Di ba? So, ang kailangan natin gawin, mga kaibigan, na nakikita ko, eh, i-provide natin yon na libre. Ang middle class at upper class, kaya natin bumili. Pero yung mahihirap, hindi. Ngayon, kahit siksikan sila sa bahay at hindi sila lumabas dyan, may fighting chance sila hindi magkahawahan kahit magkadikitan sila. Kasi hindi na naman natin magagawa ng condominium yung mga taong yan para mapaghiwalay-hiwalay. Kasi through the years, marami ng presidente ang nag-try nag-solve ng poverty in the Philippines. Nandun pa rin ang slum at saka squatter area sa atin. So, I was thinking, kung ihiwalay natin sila, temporary lang yon, and we don't have the facilities to house everybody na magpa-positive. So, I was thinking, alin dun ang pinaka-effective? Ang pinaka-effective ay face mask. Diba? Face mask, shield, at saka alcohol. But since the poor, sa Arawan pala, tinanong ko kanina, accessibility, tama OTEP. Eh, sa 500 pesos, magkano ang kilo ng bigas? 2 kilo sa isang araw, 100 piso. And then, magkano itlog? Magkano ang sardinas? Ubus na kagad yung 500 pesos ng isang arawan. Eh kung may bisyo siya, maninigarilyo siya at saka alak, saan niya pa ipapasok doon yung face mask? Eh kunyari 5 ang anak niya, eh di 15 pesos isa, di 75 pesos yun, eh buong araw yun. So we have to find a way kung paano natin malilibre yan. Ngayon, kung gumagastos tayo ng malakihan in big things, bakit hindi tayo pwedeng gumastos in the things na mas importante para sa ating mga kababayan? At bababayan transmission na yan kung walang makahawa. And the best way, aside from social distancing, mahirap naman mag-social distancing kasi that is an expensive strategy kasi hindi ka makaka-work. Ang economy natin bababa. Wala kang kabuhayan. But if you can protect those who will work, edi hindi magkakasakit at the same time makakatrabaho sila. So, yan ho ang, and then ang washable face mask, pwede na. Ang sabi nila, mas effective daw ang surgical mask. Eh kung wala, at least covered ka kaysa wala kang mask. Ang washable, eh medyo mura. So, yan ho siguro ang gawin natin muna ng game plan. If we will be able to give face mask free, just like in Vietnam and Singapore and other countries na nakapag-allocate sila for the protection of the people, I think that will be okay. That will be okay. Ngayon, ang testings, siyempre napaka-importante ng testings kasi that will declare right now kung ilan ang positivity rate natin at alin dyan ang talagang cases natin, kung dumadami ba dahil sa cases o dumadami talaga sa admission. Lumalabas na talagang mataas talaga yung cases natin, hindi dun sa paglabas din aside from the testing na ginagawa natin, kung hindi talaga marami talaga na-admit. Kasi, marami talaga nagpa-positive kasi tinawagan natin yung mga ospital, sa kwentuhan talaga at sa datos ng Department of Health, talagang increase ang cases. So, mag-ingat po kayo. I want to alarm you and sound the alarm bells. Ibig sabihin, di ba, pag ang kampana ay
biglang ibinabangyan ng simbahan, kunyari sa Angelus, ibig sabihin, magdasal tayo. Ngayon, kailangan i-alarm natin ng mga tao na today, at saka moving forward, one of these days, kung hindi tayo mag-iingat, ma-hospital tayo. So, yung mga vulnerable patients natin, alright, wag lalabas kung hindi nyo kailangan lumabas. Then, protektahan natin yung ating urban poor, the disadvantaged group of people na hindi sila magkakasakit. Kasi pagka nagkasakit sila, hahawa sila dun sa mga vulnerable patients. Mabuti kung malakas ang katawan natin lagi. So dun ho nang gagaling yung tinatawag nating free mass at saka testing. So we want to be on the preventive side. So you want to prevent the viral transmission? What is the physiology? At sa iba, may multa pala sa ibang bansa. Ito, nakikita ko. May fine dito po, $300. Kung ikaw ay hindi nagwe-wear ng mask. O yan, taga-Singapore na nagsabi. So, maliban sa pag-e-educate pala, meron din fine. And then may provision. Ang mahirap kasi daw, nagparusa ka, pero hindi mo naman pinrovide ng mask. Kunyari, pinrovide mo na ng mask. Eh, may karapatan na talagang hulihin ka or i-fine ka. Pwedeng gawin sa atin yan. So, we're educating first, we're providing, kasi paano mo naman i-fine kung mahirap ako, sabihin sa'yo, kunyari, may police. Ba't hindi ka naka-mask? Wala po akong pera. O, di patay ka. Again, kung libre, pwede mo na talaga, ilibre na, hindi ka nag-wear na mask, alika, nakakasakit ka na ibang tao. At mag-gardening ka dyan or magtabas ka dyan, yan ang parusa, community work. Di ba? Meron na tayong kay na magsabi, di ba? Okay? So, malinaw ho yung message natin. Oo, ayan, mouth, eyes, and nose. Avoid men. Oh, Babette, thank you ha. Maganda yan, men. Mouth, eyes, and nose. Hindi na-test dahil wala silang pera at hindi lang man alam ng tao saan magpapatest. Ganda ng messaging ni Yorme, no? Practical mag-isip po siya at hinahangaan ko yung ganyang mga practical ho mag-isip, no? At tama ho yung ginagawang yan. So ang game plan natin, ilibre ang face mask kung pwede by the local government unit. Ilibre natin ang testing kung kaya ng local government unit. At I think may private sector na nagsusupport yan, and we will thank the private sector for supporting the local government unit to be able to, you know, procure or purchase mask para sa mahihirap nating kababayan, including the face shield. Tapos, gawa naman ho sana yung mga businessmen natin or business sector ng social distancing cues para hindi ho mapagod naman yung LGUs kagagawa po nun. Ano po ibig sabihin nun? Yung pong mga marka kung saan ho mag-queue kayo kung saan kayo lalakad at maghihintay sa sasakyan. Kung makakagawa ho tayo niyan, tingin ko susunod yung mga tao. You remember the analogy or metaphor natin, the elephant na nakasakay doon ng isang rider. So if the rider or the leader will motivate the elephant to go on track, may path siya, susunod siya. So malinaw. Malinaw na dapat natin na i-follow yung ibang countries, no, na sa Singapore, first set from the government, second set, and third set. Oo. Like sa San Miguel ngayon, binibigyan sila ng lima kagad na na mask para sa ganun maging okay. Okay? So agree po, face mask, alcohol, social distancing. O sana sunod ng local government unit yan. At itong budget na to, may budget ngayon starting July, sana yung mga kongresista natin mag-file sila ng budget for face mask, for face shield, and alcohol. And then social distancing measures na kailangan nyo ng paraphernalia, like say, yung mga ilalatag nating muhon. Kasi mga 2 taon pa ho ito eh. O washable face mask, kailangan para mabili, para paulit-ulit, no? So to teach, to heal, and to lead. Yan ang una natin gagawin. Ngayon ko lang naisip yan, na ang true north natin, kung tayo preventive,
preventive tayo in all aspect, ay magiging okay tayo. Ang ibig sabihin, kung ever since preventive tayo, okay. Pwede po mag-sponsor talaga ho ang private sector rather than magpagawa tayo ng mga isolation area na malalaki. Isa lang ang makaka ano niyan, pero if we buy mask, siyempre kunyari isolation area, mahal yan. Siguro mga 100,000 pesos 'yan. Pero ilang face mask na mabibili ng 100,000 pesos? Marami. Marami tayong mabibiling face mask. So we want to repurpose lang yung pondo coming from the private sector to buy cheaper mask para ho sa ating mga pasyente. Okay, is that clear with you? I hope na paintindi ko sa inyo 'yan, no, yung DOH data at saka yung preventive, kasi kailangan magtugma po kasi yung data, kasi vital signs po 'yan eh, para makapag-isip, oh, yung daming cases na naman, dapat wala na tayong masyadong cases, eh 1-8 'yan. Anong gagawin natin para kumonti ang cases? Eh di i-prevent mo. How do you prevent it? By preventing the entry of the virus into your nose, into your mouth, your eyes, and your nose. Oh, how do you do that? One, mask. Two, face shield. Alcohol yung pangatlo. And then social distancing. Right? And then find the money for that. And then do natin i-boost in the prevention. Now, ngayon, suportahan naman natin hanggat makalabas itong mga pasyente at ang mga doktor din magkasakit. So, bababa yung cases, walang ma-admit sa ospital, hindi mapupuno. Eventually, makaka-recover yung mga pasyente, pati mga doktor. Tataas yung recovery rate natin. Yan ang tinitingnan natin. Para hindi tayo ma-record na lowest tayo in Asia in terms of recovery rate. Tapos, magiging konti din ang namamatay sa atin. Kasi magiging konti ang cases natin eh. Tapos ang recovery rate natin eh tataas. E di ko konti ang mamamatay sa atin. Yan ho ang tinatawag na vital signs. So, ulitin ko ha, ang game plan natin, number one, decrease the number of new cases and active cases. How do you do that? Face mask, alright? Face shield, alcohol, provide social distancing measures. Alright? Increase the recovery rate. Tulungan ng mga ospital. May testing sergeant, si Yusek Leopoldo Vega. Right? Sa test, libre na. Mag-uusap si Secretary Vince Dison at saka mga local government unit. Doon sa preventive aspect sa mga mas, siguro ang chief implementer, together with the business sector, magpa-partner sila. Yan ang game plan natin. Preventive is better than cure. Okay? And then, contact tracings. Tutulungan din ni General Magalong yung mga LGU to set it up. Diba? Yan. Ako, I do not mind. Ha? Kunyari, politiko ko. Nakaganyan ka. Nakalagay. Vote Juan de la Cruz for mayor 2022. I really don't mind. Eh, kanya-kanya talaga lang style yan. Eh. Eh, ayaw mo nun? Di, ang ganda nun. Di, ang tingin ko, kita mo nga, napupuno yung mga, pag umuwi ka nga sa, pagbiyahe kayo ng probinsya sa banda dyan. Makikita mo, this building is courtesy of ganito, mayor, governor, congressman. Eh, laki-laki nun, no? Tarpaulin, magkano lang itong mas? Makakatulong pa. Di naman nga nakakatulong yung tarpaulin eh. This road is made possible by the leadership for a project of ganyan. Tapos nakatawa, nakaganyan. Di ba? Nakatawa. Tapos nandun yung kanyang mantra, kanyang slogan. Atin ito! O, parang ganyan. Atin ito! O, di ba? Ay kung nandito. O, tapos raran ka for election. Nakaganito ka. Atin ito! O, COVID. Nyari, COVID, itigil na. Nakalagay dito. Atin ito. Tapos dito. Vote for ganito, 2022. O di ayos. Di ba? Kanya-kanya lang paraan yan eh. Ay, nako po. Ang hirap po mag-explain. Nako po. Talaga naman pong
structural ang thinking ka talaga, Doc. Iniisip ko lang, paano talaga titigil yan eh? Di ba? Sinuot ko tuloy yung aking cup na pula uli. Sinusuot ko tong pula pagka gusto ko mag-red flag eh. Hashtag red flag. Nagre-red flag ako kasi hindi ko maitaas ngayon yung espada. Hindi tayo makapag-spada ngayon ng green light eh. Di ba? O kaya naka-red tayo ngayon. Naka-red flag tayo ngayon. Sinusuot ko lang ho to pagka may problema. Yan. Pansin nyo? Sinusuot ko lang to pag may problema. Yan. Sinuot ko na naman. Kasi kailangan natin i-mensahe sa inyo. Ha? Malinaw? Kayo ha? Tumulong kayo on how to prevent para hindi ka tayo makapagdagdag sa statistics. So, na-discuss ko sa inyo yung DOH data. So, marunong na kayo mag-vital signs. Alright? Marunong na kayo. Reduce the new cases, increase the recovery rate, and increase the death. Kita niya na. 100 million yung budget para sa isolation area sa Cebu. Oo nga, yung mga tarpaulin, oo nga, kasulo ko yung lockdown, ang kada bigay ng ayuda. Oo, yan. Yung schooling, need po ng orientation. Yan, face mask, face shield, alcohol. Ayan, tama yan. Hashtag natin, RFC. Relentless for change, di ba? Kailangan talaga gawin na natin ito eh. Face mask, no? Free testings. Contact tracing, isolation, puro preventive tayo. Okay? Yan ang game plan natin. Okay. So, basahin natin ngayon yung plano ng National Action Plan Part 2. Prevention yung una. Okay? Detection, isolation, treat, reintegration. O, kita nyo na. So, yun ang bagong nilabas po ngayon ni Secretary Galvez. Padala ho ito ni Dr. Ted Erbosa. Strong focus on prevention, people's battle against COVID, and changing people's mindset, promotion of health, and disease prevention. So, prevention na. Strategic balance between health and economic objectives. So, binabalance natin na makapasok, pero mag-iingat kayo. Yun ang sinasabi. Institutionalize na natin ang strategy na sinabi natin prevention, detection, isolation, treat, tapos reintegration, at yung zoning concept. Sustain the private-public partnership. Yung private sector, kung may i-contribute kayo, alam nyo, ang dami sa akin nagme-messaging, ha? Ang gusto nila mag-donate ng face mask. So, pinapa-email ko sa akin para makausap ko lang si Yorme, to Cesar, Dr. Cesar Chavez, para ma-donate nyo yung face mask ho sa mayor para maipamigay ho sa mga ating mga kababayan na sa areas na depressed po para maibsan ho yung gastos po ng ating mga kababayan, no? Okay. Enhance risk communication and community engagement. Yan, yung pagko-communicate, no? Okay. And then contain and manage emerging new cases. Ayan, may Cebu daw, National Capital Region, Region 4A, Region 3, Region 8. Yung mga binanggit ko po, you adapt the preventive approach. Okay? Oo. Ay. And then, sustain our gains. Learn from the best practices. Ayan. Kaya lagi tayo nag-post ng best practice. Kasi pag best practice, ibig sabihin, naging effective sa mga countries na yun. Kaya mapapansin nyo, lagi po ako nagpo-post. Hinahanap ko po yon para meron naman hong sandalan yung aking ina-advertise at hindi natin kinuha out of thin air. Tara, maayos po natin yan. Ay, Angela, Jeng. Hindi pa tayo nag-green do. Hindi pa tayo nag-green. Kasi pataas po pa tayo eh. Asensya na kayo ha. Demoted tayo ngayon. Ano? Hindi pa tayo nag-green do ka. Oo nga, Jeng. Pasensya na. And then localize the response. Keep the fatality rate low, including the non-COVID cases. Highlight, according to Secretary Galvez, highlights the contingency, business continuity,
and sustainability plans. So kailangan talaga yung business natin, pahingahin na natin. Ibig sabihin, buksan na natin, pero mag-iingat po tayo. And then capture the management of returning overseas workers, our locally stranded individuals, and local travelers. And then concentrate efforts on expanding and targeting the testing, which ginagawa na ngayon ng ating mga LGUs at din ng ating mga government leaders. So, ayan, sabi ni Babette, oo nga naman, dun sa paraphernalia natin daw dito sa kampanya, since mga kampanya na yung mga politiko for 2022, pag nag-face mask dyan, nangyari, ilagay mo to. Serbisyo ng bayan. Serbisyo ng bayan. Nangyari, pangalan mo Pedro. Anong pangalan mo? Pedro Sona. Iboto, Mayor 2022. Ay, election ni ring. Lalagay mo lang 2022. O di, lahat ng mask ngayon, yan. Diba? Tapos face shield. May nakatatak dito, face shield. Nakagan dito. O, kanyari, ate dito, 2022. O, di ba? Di ayos. Ayos ba yan? Maganda yung idea mo, Doc, ah. Maraming nakikinig na mga politiko sa'yo. Mga magalit sa atin. O, alcohol. O, kunyari ito, alcohol. Ilalagay mo, ate dito. O, kunyari, Juan. Ang pangalan mo Juan de la Cruz for 2022. O, di libre ito. Di, ang ipoproduce nila ngayon alcohol. O, nakatulong tayo. Di ba? Ayos eh. O, tapos yung mga muhon. Kunyari, ate dito. Tumayo kayo dito. 2022. O, kita nyo na? Ang dami nating idea eh. Diba? O, ganun lang yun. O, ayos? Ayos ba yun? O, sabi sa inyo eh. Tapos magbabahay-bahay, di pagkakamay kayo dyan, di instead na bigyan nyo sila ng inyong, alam nyo po ba yung binibigay? Pulietos. Kasi yung kapatid ko si Maribik nun, pag kami nag-iikot, nagbibigay kami ng pulietos. Sabi, hindi naman makakain to eh. Yung mga botante. Di ba nilalagay nila doon yung mukha nila at saka yung kalendaryo. Hindi mo naman ilalagay sa wallet mo yun eh. Ikaw yun ba ilalagay nyo sa wallet yun? Hindi. Ngayon, kung mas ang ibibigay sa'yo, di unahan pa kayo ngayon. Di ba? O, di paramihan kayo ngayon. Tapos kung gusto mo, may mukha ka pa. May mukha ka pa dyan. O, di ba? So, gamitin natin yun. That's the correct approach eh. Diba? Tapos yung mga business naman, I really don't mind. Kunyari ikaw SM. Nagbigay ka ng libre. Ilagay mo dito SM. Pahiram ho daw ng red, ng inyong red cup. A beer. Iisa na nga lang to inenenok pa. Ano ba, kakatukin nyo pa. Ano pa tawag doon? Medyo pipitikin nyo pa to isa na nga ang souvenir ko to sa Turkey. Pinaghirapan ko itong puntahan. Huwag na ho. Jaganso ito eh. Ganda nito eh. Ito yung... Raquel, musta? Light mood. Maganda lang yung mood ko ngayon. Iniisip ko lang on how we can actually influence our politicians to use the money na hindi bumili ng mga walang kakwenta-kwentang giveaway. Iniisip ko lang yung mga giveaway, mga t-shirt. Diba? Yung mga ano. Kung ibibigay related to the COVID, di ayos pa. Ayos ba yon? Okay naman sa atin yun eh. Oo, diba? Hashtag RFC 2022. Yan, diba? Yung mga ganung pakana. Diba? Ayos ba? Ayos yun. Maganda yan. Libre yan. O kahit yung testing kit, kahit libre, I really don't mind. Kahit yung mga, doon yung ilagay, ibalandra yung mga tarpaulin nyo dyan. Testing for 2022. Ayos yun. Nakakatulong ka sa tao eh. Kesa bigyan nyo ng mga polietos na hindi naman makakain ika nga, di ba? Or rather than magbigay kayo ng alak na makakasakit pa, bigyan nyo na lang ng face mask. Bigyan nyo ng face shield.
At bigyan nyo rin ng konting pagkain, nyari kanin or arroz caldo. Siguro mas makakatulong yon, di ba? So gumawa tayo ng mga bagay-bagay in order to help the poor. Kasi sila yung disadvantaged group natin ngayon. The poor ang kailangan natin tulungan. Oh, kita nyo na yan. So, ang dami nating natutunan ngayon, ha? So, dun lang ho yan. So, ano ngayon? July 17. Dasal ho tayo ngayon kasi we need to pray. Ngayon pala Sabado. Friday. Christine o Arnold. Tito, kayo talaga, wala kayong mga gawa. Correct, kayo talaga, Doc. Palabiro kayo. Oh, loving your friend. Yan. Whoever would foster love covers over an offense. But whoever repeats the matter separates close friends. Oh, sige. Makinig kayo, ha, dito. Nenok ba yung tawag doon? June, galing Doc, ha. Ayos yan, ha. Yung mga pakanamang yan, ha. Oh, Midel, pag uwi mo dito, ha, magdala ka ng mga, ano, mga face mask dyan, ha. Oh, we won sa Asian Games. We're number one. Hindi naman Asian Games tayo nanalo. Oh, Tess. Oh, aarborin daw. Ah, huwag yun ang arborin. Coax na to. Ah, sa'i na lang tong toits eh. Isa na lang to eh, sabi nga ni Yorme. Sa'i na lang to eh. Okay? Yan yun pagka nagka-bread ako. Ah, nagka-arep ako, bigyan ko kayo. Ah? Okay. Tony. Lamang na si Pak, eto kaibigan ko, si George. Tony, lamang na si Pak, si Pacman sa kampanya kung mas lang ang pagbibigay kasi marami may mas na may picture niya. O kita niyo na? Panalo na si ano. O okay lang naman kung in the service of the Filipino, tama 'yan, oh. Oh, okay ba? Ayos. Oh. So whenever a friend wrongs you, it's normal to be consumed with thoughts of his or her faults and failings. Alam nyo, dito nakakaisip tayo ng idea. Maaring pabiro ah, but it's true. Because the money ng mga politicians din, napapansin mo, during campaign, sayang lang yung mga polietos, kalendaryo. Alaws naman yun eh. Hindi naman kayo magsusuot ng t-shirts na yun na ano mo eh. Eh kung makakatulong, di ba? Tol, dapat washable ang face mask. Oo, tol. Tama yan. Para sa mahihirap. Tapos may picture doon. Di ba? Bek, ayos? Oo. So, you see, it is human to want to vindicate yourself and turn others against the person who caused you so much pain. But that's the usual response. But like in everything else, God calls you to a different path as a believer. Oh, you see, that person who harmed you may need your grace and good example. And deeper friendships. Oh, 2022. Dalawa kami, 2022. O ba? Kaya nangangampanya na kayo, ha? If you cannot look beyond your own emotions and needs the wounds and feelings of others, you will not be able to build the deep, godly friendships you long for. Ang ibig sabihin, the more you understand others, the more you understand their behavior, the more profound you'll find yourself in a relationship na malalim. So I think we have to develop that kind of relationship with our politicians and leaders right now and demand what we need right now so that they can spend the money where it will matter most. And it will matter most right now kung makakabalik tayo sa trabaho natin, protected, and using our face mask, our face shield, our alcohol, para makatrabaho tayo so that we can contribute to the economy and we have something to buy for our family. Diba? Nakapulot ng idea, ha? Talaga kayo. So, even when you're not the one at fault, forgiveness is always the right path and it's wise to say. Lagi ho ako nagpo-forgive. Kasi makasharon tayo, forgive and forget. Mga pelikula ni Gabby Concepcion at ni Sharon Cornette yan. Please forgive me for what I have done to hurt our friendship. My relationship with you is very important to me and I don't want anything to come between us. Let's talk about this. Ako, ganyan ako lagi. When nagkakasamaan kami ng mga best friends ko, mga anak ko or asawa, kiniklear ko agad ang air. Kasi mahirap pag may negativity. So it's better to ask for forgiveness than to insist you're right
and allow a friendship to be destroyed. Yan. Dapat sorry na kagad. Your relationship is worth fighting for. So forgive Christ as forgive as Christ will forgive you, and reach out to your friend as Christ did it for you. So ang prayer, Lord, help me to forgive. Lead me in how to reach out so relationship can be restored. Okay. So today, we learned so many things on the preventive aspect. We learned that we should prevent yung virus to go inside a respiratory tract. And the only way to do that is to be innovative in our protective gadgets, in mask, sa alcohol. Oh, so pa-sponsor niyo yan sa business sector, sa politicians. Okay lang yan. Kasi pinopromote naman yan eh, para sa ganun makabuti. Mas mura yan kesa sa ating curative side. So, pangalagaan yung sarili nyo, these are dangerous times, but we are tougher right now because we are educated right now, empowered, engaged, natututo tayo. We cannot just hide in our houses eh, kasi we need to work in the next 2 years eh. Unless marami kayo naipon, okay lang yan para safe kayo. Pero sa katulad namin na talagang we need to work, not only for to learn and living, but we need to work because we want to save lives eh. And for the doctors like us, we work because it is our profession, but our profession is also to heal. And that's why we are forced to work kahit delikado, di ba? Now, if you're a businessman and you have a lot of savings, then spend some 5 to 10% to the poor. Para sa ganon, meron nyo kayong legasiya in society. For those wala namang pwedeng ibigay at trabaho lang, eh, be responsible enough so that you will protect other people and save other people. Alright? Ipaparapol daw po itong sombrero nyo. Huwag naman, ho. Oh, Julia. Oh, RFC. Julia. Oh. Huwag nyo na parapol to. Eh, sa akin na lang itong toys eh. Akin na lang po ito. Huwag nyo na pag-diskitahan to. Alice, oh. Eh, Jagans eh, oh. Ganda eh, oh. Di ba? Eh, malay nyo, may biyahe pa tayo in the future. Di ba? So, ito po si Dr. Tony Leachon. Corny ngayon. Pero, makatao, makabayan, at higit sa lahat, makadiyos. Salamat po sa inyo. Ito po si Dr. Leachon. Tomorrow po, Sabado. Happy weekend!